sabi ng aking ama, pasensya na aking anak, walang pamanang para sa inyo. Pagka tayo'y salat sa salapi, ang tangi ko lang maibibigay ang aking payo na sa hirap, huwag na huwag kang bibigay. Sa mundong masalino at naglaho ang katarungan, sa gitna ng mga taong kala mo'y maaasahan ng pabor ay nakukuha ng mga may panglagay. Napapaikot ang husisya ng mga may galamay, at sa aking pagtanda pinilit maging marangal. Kahit ako'y mahirap, di kailangang maging kriminal, at masaya ako kahit palabis na nahihirapan, kaysa sa maging mayaman na walang kapayapaan. Pinasok ang iba't iba na uri ng trabaho sa mga karanasan. Isa sa aking natanto na meron talagang mga taong mahilig sa istro, gagawan ka ng istorya para siya ay bumango. Sa kanila ang posisyon na bibigay kapangyarihan, at hamakin ng ibang mga walang kalaban-laban. Gagawin kang utosan, tatakuting matatanggal. Ang hirap maging empleyado para kang sumusugal, dahil di mo alam kung ang isang ahensya'y matino. Marami diyang di mo alam kung magnakaw ay patago, kaltas dito kaltas dun, di mo alam kung saan bagaling. Sa amoy ng salapi labis silang nahuhumaling. Magchinek mo ang account ng iyong PhilHealth at pag-ibig, ikaw ay magbibigla at mapaiinom ng tubig. Walang hulog ni isa, kailangan na mapagamot. Iyong anak apo sa pera, di ba PhilHealth ang sagot? E kaso bonbon na kaltas sa'yo ay ginawang puhunan upang pagkakitaan pa ng mga nanunungkulan. Ang sakit naman binalot ka ng sama ng loob, kailangan pang ikay mang hostage para lang makadulog. At marinig ng mga nasa gobyerno, kahit na pa-impyerno, tinanggap mo ikay naging boses ng empleyadong kinulong sa rehas na walang susi, nakakandado. Kailan kaya matatapos ganitong pang-aabuso? Kaya kayong nasa taas, sana kayo'y mag-ingat. Gumagalaw kamay ng oras, araw na sumikat, ay kalaunay lulubog ng di namamalayan. Kapangyarihan di magadala sa kamatayan. Ito sa management, sa lahat ng management, commercial man yan o high-rise building lang, tama yan o ano, respetuhan po tayo. Magrespetuhan po tayo. Huwag tayo na tayo-tayo mismo yung hahamak sa kasama natin na nandyan. Tayo mismo yung gagago sa kasama natin dyan. Lalo na kung ang kapalit dahil lang sa pera, gagaguhin ka nila sa trabaho dito.